Hi guys, good morning. So, ang promise ko sa inyo kagabi is magdi-discuss tayo tungkol sa postpartum depression. Diba anak? So, bakit ko ba naisipan na mag-discuss sa inyo about postpartum depression? It's because siguro dahil na-experience ko na rin. Tama? Hindi naman tayo makakapag-discuss ng isang bagay kung hindi ko na-experience. So, habang nag-aasikaso tayo dito sa bahay, i-share ko sa inyo kung paano ko na-survive. Or siguro, let's say, hanggang ngayon, patuloy na hindi natin alam, baka may postpartum depression ako pa rin. Dahil sa, sabi nga, 10 years. Siya nag, 10 years siya na pwedeng mag-exist or gumagana sa ating mga katawa. Pasensya na, naglilinis pa rin ako ngayon. Okay, so, sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po ay si Ruby Barbacena. At meron akong 5 kids. Yan. I have 5 kids. Ang isa sa anak ko, nandito ngayon, hindi pumasok dahil siya ay may lagnat. Say hi, anak. Yan. Para ingat tayo sa COVID-19. So, bakit namin dinidiscuss o bakit gusto ko i-share sa inyo? Dahil nga recently, may mga nababasa tayo or may nakita tayo na may mga namatay or nagpakamatay. Sabi, dahil daw sila ay mayroong postpartum depression. So, sino ba ang nakaka-experience nito? Mostly, ang nakaka-experience po nito, syempre yung mga nanganak na, kasi para yun sa amin. Okay? I myself, na-experience ko magkaroon ng depression na hindi ko sigurado, hindi ko nga alam kung ang term nun ay postpartum pala yun. Bakit? Dahil sa 5 kong anak, nakaka-experience ako ng iba't ibang pakiramdam. Eh, ang problema, hindi pa ako nakaka-recover sa aking feelings, buntis na naman ako. So, very sad pa ganun, di ba po? Yan. Yung tipong gusto mong magsuot ng sexing damit, hindi ka na makapagsuot dahil lumalaki na lumalaki ang katawan mo. Or gusto ko man nagbareband, hindi pwede kasi may sumasambulot sa aking buhok. Tama? May mga feeling kasi ang mga kababaihan na ganun. Na which is hindi na iintindihan ng kanilang mga partner. So yun, didiscuss ko yun sa inyo, pag-uusapan natin. Pwede kayong mag-comment, pwede kayong magtanong sa akin kung baano ko siya nagawa. Paano ko siya na-survive. Ano ang mga ginawa kong way para hindi ako mabaon sa depression na yon or hindi maging miserable ang buhay ko dahil sa nararanasan ng mga bagong panganak. Baka isipin nyo, wala kasi akong trabaho. Nasa bahay lang ako. Hindi, marami din akong trabaho. Marami din akong pangarap sa buhay. Marami din akong gustong gawin. Problema, hindi ko siya magawa-gawa dahil nga, ang age gap ng aking mga anak, wala pang 2 years old, buntis na ako. Ibig sabihin, pag nag 2 years old na sila, manganganak na naman ako. So, paano ko siya gagawin? May dumededi sa kabila, may dumededi sa kabila. Dahil nga, sunod-sunod sila. Okay? So, oh yan, gising na ang aking baby. Yan, susunod-sunod ang aking baby. Baka, ay, hindi yan na-experience kasi may work naman si Mister. Or lahat ng needs niya inipoprovide ni Mister. So, sa mga nakakakilala sa akin, mas madali niyong maiintindihan kung saan ako kukuha o saan ako hugot ng paliwanag sa inyo kung paano ko siya na-survive. Siguro naman, hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na kami ay dumaan sa napakatinding mga problema. Sabi ng iba, isa sa mga nakaka-trigger ng postpartum depression is dahil sa asawa, financially, or sa mga nakapalibot, environment, in short. Okay? So, ay, baka may katulong. May mga ganun kasing instances na, ay, baka may katulong, baka may ganito si madam. So, kung may katulong, ah, wala po. Dahil po, makikita nyo, ako'y mag-isa lang dito sa bahay. Kung sa gulo naman, gulong-gulo talaga ang aming bahay. Yan. Late na nga nakalis ang aking mga anak. Dapat kagabi ko pa ito gagawing video. Yun nga lang, galing kami ng isla. So, madami pa akong labahan. Ano dito? Nandun pa sa washing machine. Meron pa ako dito. Meron pa ako sa labas. Sabi ko nga, pag ako'y naglaba para ako tumatanggap ng labada, pag ako'y naghugas para akong may kantin sa dami ng aking mga anak. Okay? So, asikasin ko lang ang baby ko dahil umiyak na siya, gising na siya,
Pasensya na ganito pang itsura ko. Hindi pa ako nakakapaghilamos. Hindi pa ako kasi yun ang promise ko sa inyo. Kagabi, nagagawa ako ng video. So, comment lang kayo or mag-message kayo kung nahihiya kayo. Kung ano ang nai-experience nyo. At try natin pag-usapan. Kasi I'm sure, ang nai-experience nyo ngayon, na-experience ko na. Bibigyan ko kayo ng idea ilang taon ng aking mga anak. Okay, I'm only 32 years old. Kaka 32 ko lang. Ang asawa ko ay 31 years old. Ang aking anak ay 12. May 9. Tama ba anak? May 9. Meron akong 7. Meron akong 5 years old. And I have 2 years old. Okay, so yun ang aking mga anak. 5 pa lang sila. Hindi pa nadadagdagan. Bakasyon muna tayo. Okay, so didiscuss ko sa inyo, what is postpartum depression? Hindi siya churi lang, hindi siya by the book na aking nabasa. Ito ay aking personal na experience. And I hope makatulong to sa inyo. Okay, guys? So, first time ko mag-video ng ganito, first time kong mag-discuss, yun nga lang, hindi maganda sa kalooban na alam ko kung paano ko siya na-survive or sinusurvive na hindi ko i-share sa inyo. Okay? So, hindi naman ako pakialamera, slight lang, pero masakit sa pakiramdam na may mabasa ako na yes, na-experience ko yung ganyan pero wala akong magawa. Ay wala akong magawa dahil hindi ko kayo kakilala. So let me share kung paano ko siya ginagawa or paano namin na-overcome ng asawa ko, which is ang asawa ko hindi nga alam kung anong postpartum depression. O hindi niya nga alam kung anong nangyayari sa akin. Alam niya lang nag-iinarte ako pag walang pera. Bibigyan ako ng pera, sabi niya, pera lang katapat mo. Hindi nila kasi naiintindihan at kailangan din natin ipaintindi sa kanila. So thank you very much. Mamaya babalikan ko kayo, mag-FB live ako. Asikasuin ko lang baby ko at nandun na sa taas, nag umiiyak na. Bye-bye. Good morning.